come to Peter and said, "Doth not your master pay tribute?" He said, "Yes." And when he was coming into the house, Jesus prevented him, saying, "What thinkest thou, Simon? Of whom do the kings of the earth take custom or tribute? Of their own children or of strangers?" Peter said unto him, "Of strangers." Jesus said unto him, "Then are the children free." Last verse. "Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up. And when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money. That take and give unto them for me and for thee." Let's pray para masalang sa salita, Panginoon. Tagumpay, Panginoon, nawa, mga kapatahapon, Panginoon, sila ito'y umapit sa inyo, Panginoon, mga nasib, mga sila ito doon, sila ito'y patuloy, masahin ang bayan ko nila. Especially, Lord, sa inyong kalooban, sa pagpunta sa church, mga make, preaching, mag-aaral, mga salita ito, Panginoon, mga Panginoon ko ay makatulong din mo sa kanila. At mga magulang, Panginoon, nangahawin ko, Lord, sila sa kanila ko, Panginoon, yung Lord, na rin, nakita namin. Masipag lang, may diretsyo ang buhay, Panginoon, na pag-asa, Panginoon, na pray, especially spiritual, Lord, sa kanila, sa aming Diyo, Panginoon, sa aming pag-isip ng kahapon, we pray, sa aming pray, Lord, maglalagay na po yung operation, Lord, yung strategy, Panginoon, yung mga Bible studies, Lord, ang nasa ubinig namin, sa 26-31, Panginoon, maging maganda partnership namin doon, Panginoon, kasi sila yung mag-submit sa dapat na ang palaan, Panginoon, patuloy patuloy din po kami dahil itong pagkakalik sa ngayon, maraming mga maling aral, maraming na-assume na lang si Kristiyano, maraming na, ministry, church. So, pray na yung kalooban na matupad din. Hindi po sa fellowship, sa fellow Baptist, Lord, na mga ayos ni Poo, Lord. At patulungan din Poo, Lord, sa church, Lord, sa second year. Maraming magpala, Panginoon, maraming masakit, Panginoon. Brother James, Lord, na ang kalooban sa kanya, magandang malapit na trabaho rin po ng mga katulong, Lord, siya sa gawain. At pag-upin mo sa ganyan, i-layog mo po, Lord. At magandang maayos sa trabaho, Panginoon, para magandang na, Panginoon, pag pwede sa kapakailangan ng pamilya, Panginoon. Dito sa amin, sa mga tabaho, dahil mo, lakasan, malusulong sa mga kasi ng mga natin. Is this na yung pray? Amen. Okay. Kasi na yung mga naman. Ano yun? What, sir? Huh? What, sir? Please. Pwede ko mag-apend. Okay, and while they abode in Galilee, so last time po natapos tayo dito sa yung epilepsy, okay? Naalala niyo? So, medyo nagtagal tayo ito kasi nga yung buong kwento na yun ay about siyempre sa hilig ng Panginoon, pero sa pananampalataya din especially ng kanyang mga disipulo, yung hindi nila napagaling, hindi nila napagaling kasi may tinuro siyang bago dito, again, yung Living Dios Bible mo, wala ito. Okay. Sabi dyan, meron palang matinding mga problema spiritual. So, ganoon tayo, mga dinibig tayo ganyan, mga kaibigan. Minsan, kailangan ng prayer, fasting, kailangan basta turo. Kasi iba-iba tayo ng pass. Okay? So, kahit ang mga ito, nakarito. So, tayo namin lagi ako, yun. So, kahit kung paano bidil. Huwag natin ba klaseng tao? Kasi iba-iba tao, iba-iba dinig. Nagtulong ako kay Pastor dito. Tsaka sa Panginoon, di doon siya eh. Hindi pareho. Tatamarin ka ng isipin. Ngayon yung gagana dito. Kaya tumitingin na lang itong mga fan-center churches eh. Ngayon, ganito lang yan, ganito. May method sila. Rock music. Kahit anong suot mo. Okay na. Hindi ganun tayo. Okay. Pero kung paano natin sila maapay, kung magawa tayo, doon natin. Ayan. Okay?
So tayo din, pwedeng ganun. Kung meron tayong isang panalangin na medyo hindi naman ganun kadali, ano ba, yung James na yun. So, ano yan, pwedeng blessing at pwedeng ano. Pwede blessing yung ba, kasi ang panalangin ko sa iyo. Panalangin ko. Ano ba? Yan, so yung mga bata, matalino. Okay, so yung mga mahirap pa, hindi basta-basta, manalangin. Actually, basta mo parang ministry, di ba? Basta-basta ito, si Stephen, no? Pray ko to, yun. Si Johan. Si Johan din. Huwag mo, hindi na malayo. Wala na si Nela, eh. So, wala pala si Nela. So, hindi natin si Johan. Mahalin pa naman yan. Stephen din. Ano to? Yeah, pag gusto mong ano, meron kang gusto sa Panginoon, di ba? Na gamitin tayo si Dane niya kasi siya yung maganda yung example. Talagang malinaw dun eh. May gusto siyang makuha sa Diyos. No? Spiritual na siya. Wise na siya. So may gusto siyang specific na gusto maintindihan. So, ginawa niya, nag-pray siya, nag-fast. At nag-aaral, siyempre. Hindi basta pray ka na lang, hindi ka na mag-aaral. So, yan. Stephen, pray mo kung anong kalooban ng Diyos sa'yo, anong dapat, ano, ang bilis mong mature. Si Peter din, mahihayin ko siya doon, si Aiden, bata pa naman yan, so sakit lang. Si Matia, si Jana, okay naman, no? Matalino kasi ang anak mo ba, yun ang blessing mo, no? Si Johan yung medyo iba. Jared, safe lang sa laro, amen. Joan, Ang mga okay. Maraming bagay pa. Ano pa? Ah, si Nanay, salamat tayo kay Nanay. Napaka-supportive niya. Ganun ba? Okay. Okay. So yun. So pag medyo may daddy, may pinapanalangin kang medyo matindi. Okay. Si mami, panalangin natin. Hindi nga ay sumusuportan. Hindi siya magaling. Kaya prayer ko siyempre, magkala din siya sa services. Dapat, kung anong position niya na ngayon, ano, hindi natin alam eh. Kapili ko ganun niya, may ano siya. May konting pangalang deal. Masanin tayo sa Catholic eh. Okay, so pwede tayo mag-prayer and fasting ngayon. Ngayon naman, ano to? So, and while they abode in Galilee, Jesus said unto them, so bigla, sabi niya, the Son of Man shall be betrayed in the hands of men. Medyo nakaiba yung tono niya. Okay? Sabi dito, sino yung Son of Man? Jesus mismo yun. Okay? Son of Man, Son of God. Ano yung betrayed? Matried rin. Matried rin, no? The hands of men, the hands of men. Yung mga tao. Mga tao, basically yun lang. Tao. Pero kung sila yung hands of men, yung sabihin, parang alam kasi ng tao na sabihin siya, nasa kamay tayo ng Diyos. Diba? Kung yung sabi natin, nangitiwala tayo sa Diyos, so nasa kamay ako ng Diyos. Yan ang magagawa eh. Pero itong mga bata, minsan, nung bagong nalita ko yung picture ni Stephen, hindi yung latest niya, parang si Aiden. Kaya minsan wala kang magawa, minsan mauuntog, malalaglag. Ang sakaya panalangin mo, nasa kamay kayo ng Diyos. Lord, hihata mo siya lang. Pero pag nasa kamay ka ng tao, ano mangyayari sa'yo? Delikado ka, napahama ka. Minsan kala mo, sinta, hindi. Tao kasi paiba-iba. So nung si Jesus ay binitray, ibig sabihin, hindi naman niya maalala, hindi naman siya kailangan mag-ano, wala si Judas. Hindi siya basta-basta eh. Mahuhuli kung ayaw niya, pero yun, hinayaan niya na rin. At pag yan ay nasa kamay ka ng tao, tapos ka.
Sabi diyan, they shall kill him, and the third day, he shall be raised again. Ano yung papatayin, di ba? At kaya ito yung punta niyo, yung pangatlong araw, siya ay mabubuhay. So, paulit-ulit na sinasabi yan. Okay? So, anong significance nun yan? Medyo familiar tayo dyan kasi yan talaga ang gospel eh. Kailangan yung matay, para sa kasalanan natin, siya yung sacrifice. Okay? Kailangan na yung matay. At dapat perfect sacrifice para perfect din yung kaligtasan. Para sa lahat, once for all. Isang beses, sacrifice siya, lahat ng tao. Pwedeng baligtas ang magitan niya. Okay? Pero siya naman ay bubuhay magmuli. Ang significance again nun ay, siya ay Diyos. No? Kaya niyang magtagumpay even sa bagay na kinakatakutan ng lahat. Okay? Kamatayan. At sa impyerno. Okay? So again, parang kinukwento niya pa lang. Nasabi dyan, and they were exceeding sorry. So, sa ibang gospel, sa ibang bahagi, talagang nilabuhin pa yan, di ba? Nakita nyo na yan. Actually, nangyari na yan sa Matthew 16. Maalala nyo, last chapter lang, pero pangtagal lang kasi. Isa-isa natin eh, di ba? So, yung nagalit pa si Peter. Ano sinabi ni Peter? No, it's not. Ha? Ang sabi ni Peter? Dito ka. Sabi ni Peter? Sabi mo, over by dead body. Sabi niya, di ba? Hindi mangyayari yun, Lord. O muna ako mamatay. Ang bandang huli, mag-play siya. Okay, so ano significance niyan? So alam niya na mangyayari. Anong significance niyan? At siya ay willing pa rin. Okay, so may mga sa buhay ni Shara natin, alam mo na yan eh. Kala ito, namilig kami. Sabi ko, ilang ba ang anak natin? So, ang lagi yung maririnig dyan sa mga hindi mga palataya at kahit mga palataya ko medyo mahina ang palataya. May konti lang, okay na yung dalawa. Diba? So, iniisip mo rin, no? Siyempre, naalala ko, dalawa pa lang yung anak ko. Yung sapat-sapat na nga lang yung ano, hinigingit tapos, dadagdag ka pa. Actually, may blessing na, kaya ano. Ito, alam ko to, ito, si una kong tabaka, pangilip tabaka ko yun. Si sumunod, si Peter, and yung sa Ashes. Hindi lang pumunta ko doon. Kasi yung pangatlo, sa Smart. Isa sa Amdos. Magkakaiba noon yun. Magkakaiba yun. Pala yung mga company pangalan. Magkakaiba. Okay. Pero... ito lang yung Smart eh. Yan. Ito sa ano? Mana? Mana soap? Sige na. And when they were come to Capernaum, they were that received with money come to Peter. Okay, so ano nangyari? So, medyo, ano na to? Another story na naman. So, pinaglumipas yun, hindi naman nila naunawang, baka si Cristo kailangan matay. Pero ina-explain niya yun, I believe. Hindi, ina-explain niya yung scripture, Isaiah 53. So, alam niya, di ba maintindihan yun? Sige, okay lang. So, parang tayo, pag nagbabasa tayo ng Bible, ano, kahit di mo maintindihan yung ibang bagay, tuloy ka lang. Mas deep ka, lagi sinasabi. So, pag di mo maintindihan, tuloy ka lang. Ha? Okay, tsaka yung matuturo sa yung tatay mo, di mo maintindihan yung iba, tuloy ka lang. Okay? So, nagbago na ang story. So, next, sabi dyan, so, merong mga, ano yung tribute money? Parang tax. Okay? So, ang tawag sa kanila is tribute kasi nga, masakop sila sa so parang yung tax sa kanila, hindi gano'n na parang sa atin na sa ikabubuti natin. Okay? So, talaga yung parang inalipin sila eh. Okay, sige. May kita kayo, sige. Magbayad kayo sa empire. Ganyan sila. Nag-attribute man yung term dito. So, ano yung sabihin nun? So, alam nyo naman yung background? Roman Empire, Judea, probinsya sila, nasakop sila. Okay, ganun ang kanilang katayuan. So, kaya mayroon ditong issue. Okay? So, pag ikaw ay sinisingil ng kalaban mo, medyo ano yun, masakit yun. Pero may lesson dito. Okay, so sa buhay natin, hindi lahat ng nangyayari sa buhay natin gusto natin mangyari. Yung iba, nakikita mo ibang tao, bakit sila, kaya naglilingkod tayo sa Panginoon.
ako sila, ganyan. Ako sa mga asal pa, sila pa yung mayaman, mga ganun. Kumusta sila pa yung boss mo sa ano, papabao. Diba? Sila yung lagi nasa, ano, nasa TV. Kasi huwag ka lang manood ng TV. Pero ganun talaga, yan. Microsoft, Google, lagi na lang sila. Kahit masama ginagawa nila, diba? Agnostic, atheist. Huwag ganun. Diba? Ibig sabihin nung kailangan magpa-under tayo. Okay lang yun. May time na, lagi ang nag-usapan, next time, tayo sa millennium, tayo naman yung mag-ahari. Tayo mag-ahari kung lagi ang underdog ngayon, okay lang yan, ilang taon lang yan. Pag naglingkad ka ng tapat sa Panginoon, ako, yung mga yan, parang aso-aso sa atin yan. Totoo. Kasi yung mga tamad na Kristiyano, ganun din yan. Ligtas nga, tapos wala naman masyadong papakita. Kaya magtapat tayo ngayon. Amen? Amen. Kaya yung tinuturo sa atin dito, sabi ni Jesus, siyempre, ang iniisip ng mga disipulo, ano, ito pala ang Panginoon eh. So may, at the same time, may paniniwala sila ang Panginoon, at the same time, siguro nagdududa rin. At ito, nasisingilan na tayo. Ano gagawin natin? Diba? Kasi pag nagbigay ka dyan, talagang parang nagpapa-under ka. Okay, so ito nangyari dito. Kaya sabi nung, actually, yung mga naniningil, hindi kinausap nila sa Twitter. Hindi natin lang kung bakit, so siguro nga, hindi takot din. Or, pwedeng tinitiso nila kayo. Ayun, ngayon ba kayo dito, di ba? So, yung mga nasa labas yan, tatanungin ko kayo, ba't ka kayo nag-church ko? Bakit dyan? Ba't hindi dito? Okay? So, kayo mga kasagot nun. Itong mga bata, wala silang choice. Pero later, lalaki yan. Okay? Pwede magdahilan din yan. Ayun, mayroon akong ganyan. Kahit tinuro sa, from the start, sa church ka dapat. Okay, Sunday na, Sunday morning, evening, saka midweek service. Pag laki-laki nyo, mamimili kayo. Dapat magsabi tayo sa kalooban ng Panginoon. Pero yung mga lalapit sa atin, parang dito sulitin tayo. So anong gagawin mo? So si Peter, hindi na niya alam. Paano, magpapakilang magbabayad ba tayo? Sige, pwede kong dibayaran to. Dito naman si Jesus eh. Diba? Makapangyaw yan to. Nakita ko yung mga miracles. Pwede yung mga niya. Dito palayain tayo or something. At tingnan natin yung nangyari. So tinanong siya, nagbabahid mo ng taxi ng ano mo? Amo mo? Okay. He say it, yes. Okay? So anong, aral doon? So yun nga, submit. Si Jesus nag-submit sa proper authority nung kanilang time. So ano dapat natin gawin? Ganun din tayo. Okay? So, sa company, kahit saan man yan, yung mga time na kailangan mag-submit, hindi mo lang mag-a-class. No? So, yung sakit nangyayari sa ako, hindi ko rin alam yun. Kareho silang ano din, mga loko-loko rin yung ako. Di ba, naalala ko nung bata ko, 2010, hindi ako nagkakamali, hindi ko pala ako bata nun. Di ba, 2005 lang ako, bata pa ako, siguro mga high school college ako lang. Alam mo yung pinatay na ng Pilipino doon? Alala niyo yun? So, nakaalala ko yung mga balita na talagang ano. So, hindi pinatawad. Bonita yun, hindi nagkakamali. Si Katrin. Kasi marami yung binitay dyan. So, sorry po. Si Flor ba yun? Contemplasyon. Contemplasyon. Alam ka nito. So, maraming kalokohan na. Kasi mayaman sila dati. Ngayon, wala na sila. Pinakuha na ulit sa China. Nakuha na ulit. So, payday talaga. Minsan, ganun. It'll be something. So, pinag-upay lang natin. May mga nakilala kasi tayo dun eh. Sa Facebook. Sa pinag-upay pa rin natin ang kanilang kalagayan. Hindi naman sila ang mga anak. Okay? So, nakita niyo si Jesus. Nag-abayad pa siya. Nag-abayad siya. Pero hindi natapos na. Siyempre, hindi maiwasan si Peter ng tatanong. Inawabagin natin kanina. And when he was coming to the house, Jesus prevented him saying, okay? So alam na ng Panginoon iniisip nito eh. Diba? Sabi niya, what thinkest thou, Simon? Anong iniisip mo? Of whom do the kings of the earth take custom or tribute? Of their own children? Or of strangers? Sa Tagalog, palagay mo, ano yung mga kings? Kung sinabing kings, yung mga ruler, yung malakas ngayon, okay? Kung ano man yan, senador, di ba? So, sa US, legal na yung abortion, hindi lang basta legal, ang bihira, sila pa pala yung nagbabayad. Kasi may ano sila eh, yung gobyerno nila yung nagbabayad sa abortion.
Kasi ang batas nila, pinasan ng mga loko-loko nila mga babatas, pagayagan naman nila, ano sabi? So, may ano pa sila, kung ano, pa-abort ka, may ano, binabayaran ng gobyerno yung abortion clinic, may ano. Nagalit na ganit sila eh. So, sila, tayo din dito, maraming mga pasa niya, si Duterte pala, loko-loko talaga yun. Una, kala mo, yun lang, mapagmura. Ngayon, sabi niya dati, ngayon, pro-gay na siya. Ano nang nangyari dito? Galit sa bakla. Sa politiko nga eh. Ganyan ang politiko. So, huwag kayo magtitiwala sa politiko. Bakit? Okay? Kasi loko-loko yung mga yan. Laging iniisip niyan yung acceptance ng maraming tao. Hindi lang yun. Sa pera, boto. Pag hindi lang ang boto, pag, kasi may mga malakas na tao. Hindi sila kumakapit. Okay. Yan. So kahit konti lang yan mga yan, minsan may kapangyarihan yan. Okay? So actually, sa China nga lang, binenta na tayo yan, di ba? Nasa rin tapang mo, gusto mong patayin yung mga maliliin. Ang nakakasa minsan, mga Pilipino, araw ngayon. Okay, yan. So, pero sinabi ko kasi, sinasabi dito, ganun din sa kanila, noong time nila, I believe gusto niya tuluan dito si Peter. No? Kaya ang ganda ng tanong niya eh. Pumunta siya doon sa focus niya sa mga, ba't ka tayo nag-review? Ba't tayo nag-babay sa tax na hindi naman ano? Diba? Romans nga yan. Di ba siya, pinayaman lalo natin sila. Ayan ang nangyayari. So kaya ang tanong ng Panginoon, sa palagi mo saan sila kumukuha? Sa mga anak nila o yung hindi nila anak? Ano yung sabihin nyo? Siyempre, obviously, kahit ang believer, mahal na nga yung mga anak nila. Dahil ang mga anak natin, extension ng sarili natin yan. Automatically, makalang tanong, mahal ba yung anak mo ako ba? Tanong yan. So, kaya sabi dito, kaya sila, nag-numulate ka ng tax or nag-tribute or custom, hindi sa sarili nilang anak, yung sabihin nyo, sa ibang anak, strangers. Yung sabihin nyo, talagang wicked yan. Ayong adulto nation. Hindi lang donation niya, talagang pag hindi ka nagbayad eh, may malalagyan ka, makukulong ka, okay? So hindi yan basta-basta. So yung naging time ng oppression, yung time nila, tsaka hanggang sa panahon natin. Okay? Imagine mo, hindi lahat ng ginagawa ng gobyerno, gusto mo. Kahit naka-Diyos ka, tapos bigay ka ng bigay ng tax, wala kang magawa. Oppression yan. Okay? So, titingnan natin yung nangyari dito. Sabi nito, Peter said unto him of strangers. Sumagot si Peter, tama ba yun? Hindi. And Jesus said unto him, then are the children. Hindi na sinabi pero, ibig sabihin lang doon, tama yun. Kaya dahil sa strangers, yung mga hindi nila, nakin na sinisingin nila, yun ang pinapahirapan nila, okay? Dahil doon, yung mga anak nila, or sabi natin, mga ano nila, pagbagang nila, di ba? Ibigyan nila. O sa case ng mga Roman, siyempre yung mga Roman soldier. O hindi na soldier, yung mga Roman citizen. Okay? Pansin nyo ba yun? Kahit sa US ngayon, siyempre na pinapabura nila yung madlang citizen. Ilang beses siya nangyari sa Pilipinas, di ba? Pinatay yung ating kababayan. Dapat pakusahin yung kababayan nila. Ano gagawin nila? Itatago na. Protekta nila, lagi nangyayari yan. So, mataas ang tingin nila. Kasi para maging mataas ang tingin nila ng ibang tao sa sarili nila. Ganun yun. Kaya kinakatakutan sila. Okay? So, ganun din dito. Ganun din dito, pinapakita nitong mga mananakop na, hoy, ang mga anak namin ay malaya. Okay? So, si Paul ay malaya kasi yung panahon nun ay may mga alipin na nga, so pinanganak siyang malaya. So kung naalala niyo yung soldier na muli sa kanila, hindi ang gamali sa kanila. Basta yun. Okay? So binili niya yung kanyang kalayaan, so ganun sa kanila kasi. Okay, so ano yung sabihin nito? So, maraming layers sa pala ito eh. Study. So, una is nga, masama yung oppression. Kaso nangyayari na nga, ano kailangan natin gawin? Mag-submit tayo. Nag-submit ang Panginoon, mag-submit din tayo. Pangalawa, maintindihan natin na talagang ino-oppress tayo at ang anak, malaya. Kapag sinasabi din dito ngayon, may secondary meaning dito, kabaliktaran naman. Yung anak ng Diyos,
ano? Ngayon, dito kay No Press, pero later malaya ka. Kaya lagi natin pinipreach yan, yung kaligtasan, sigurado yan. Kaya ang topic namin kanina sa office, ano, depression, tsaka suicide. May kaibigan daw po si June na lang gano'n. Okay? So hindi tayo dapat ma-depress. Pagka nakalan ng Diyos, punta sa langit, kahit anong mangyari. So wala nang kalungkutan dapat, puro maglingkod ka na lang. Ngayon, yung mga bata, maintindihan natin, mayroon pang security. Pero kung tayo nagmamature na tayo, wala ka nang malulungkot ka pa ba? Kung anong mangyari ito, nag-iipong ka lang ng river, tapos mamatay ka, okay lang, langit. Matagal ang buhay mo, impress ka, langit ka pa rin. Okay? So malaya tayo, sila naman ay kawawa, di ba? So hindi naman nila kailangan ng Diyos na sunugin sila, pero sunugin sila. So yun ang maganda doon. So ibig sabihin, sila yung nagbabayad ng kailangan nilang bayaran. Sa pantaya ngayon, tax. Sila later, kaya yung iba, binabalik na ng Diyos eh. Ano ginagawa? Hindi, hindi pwede yung piano kasi kawawa naman sila. Hello, di ba? Ngayon kapag ano, kilalaan ng Diyos, di ba? Makakawawa ka ba kahit anong lahi ka? Wala. Pero, later, pag nagusgahan na, kawawa kung kawawa, yun ang mangyayari. Okay, nakuha niyo yung paralel, kabaliktaran. So silang sa panahon nila dito, si Jesus mismo, si Peter, matapa, tapos nagka-tax pa sila. Hinayaan ng Diyos yun, okay? So ngayon yung last verse natin, medyo napansin nyo, nag-shift ulit. Okay? Sabi dyan, notwithstanding, lest we should offend them. So, ano sabihin nun? So, para naman hindi sila ma-offend sa atin, so, ang lesson dito, hindi tayo dapat lagi na ma-offend. So, may mga time na masakit yung salita ng Diyos, nasabi natin lagi. Pero actually, ang dapat mong gawin, sabi mo sa Bible, as much as light in you, be at peace with all men. Hanggat kaya mo. No, huwag kang makipag-away, hindi naman kailangan. Napakadalas, hindi mo talaga kaya makipag-away. Liligtas mo nga sila eh. Awayin mo. So, pero pag ikaw na inaway, okay, may mga laban ha, pinipili tayong pakilaban, okay, at paglaban. Pili naman yun, hindi naman lagi. Kung ikaw yung pride mo lang ang inaano, okay na yun, pabayaan mo siya. Huwag mo nang ganti yan, okay? So, yun ang sinuturo dito, lest we should offend them, anong kailangan? Alam na ni Peter na hinuhututan sila kasi hindi sila anak ng sanlibutan. Ano nga, gawin nila? Sabi ng Panginoon, huwag mo nating offend. Parang ngayon na tayo ay, alam mo na, parang magawa natin yung dapat aking gampanan, yung mga kusyan tayo, hindi naman matagal ang buhay natin dito, makapaglingkod tayo, huwag natin sila offend. So pagdating sa pera, ano daw nangyari? Ito, medyo pera ang usapan natin. So si Jesus ay walang trabaho. Okay, meron siya ating trabaho, pero hindi siya walang sa secular work. Hindi ko alam, mga sideline pa siya ng mga bago sila, ano, di ba? Para kumakayod pa yan, kasi kapentero. Hindi ko alam, pero sa panahon nito, marami na siya disipula. Sabi dito, go thou to the sea. So si Pedro, ano? Sino? Fisherman, di ba? And cast and hook, and take up the fish that first cometh up. Okay? Mahiwaga ito kung tinignan mo eh. And when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money, that take and give unto them for me and thee. Ano yung them? Sino yan? Yung mga tax collector. And yung mga ibang bagay na kailangan nila sa... So ano yung sinasabi dito? Parang binibenta yung ano ah. Ano binibenta? So si Pedro daw, parang ano, okay, parang mamingwit ka. Tapos, ba't nagkaroon ng pera yung isda? Magic. So, pag tinignan mo ito, obviously, hindi ito, ano to, figurative to, okay? Mira, hindi ito. Kasi pag tax, lagi yan eh. Kailangan mo laging magbayad. Okay? Para hindi sila ma-open. So, ano yung sabihin nun? Madagang napakalino na ano dyan. Siyempre, si Jesus ay walang tabaho. May tabaho, again, sorry. Wala siyang secular job. Pero kailangan mag-tax. O sino magpo-provide nun? Yung mga disipulo. Okay? So, actually, yung mga disipulo ay nagtatabaho din. Ano, may minister din. Pero pa sinasabi dito, ano? So, may mga panahon na
kung kailangan talaga, no? Sa church. May church na ba dito? Yes. Tapos na tayo sa 16, lalo sa 18, namaya, may church na. Pumunta tayo doon, pero ito yung church na. So, para masuportahan daw yung gawain ng Diyos, sa lingkod ng Diyos, paano? Kailangan sa atin, may mga magtatrabaho. Hindi pwede tayo lahat walang trabaho. So, pray na lang tayo. Hindi. Yung sabi dyan, no? Di ba? Parang sinasabi ng Panginoon dito, fisherman ka, okay? Yung kasi din nagtatrabaho si Peter, siguro meron ano doon. Diba sabi rin, you will be fishers of man. Kung sabihin, yung mga tao nagtatrabaho, so meron niya, nakikita. At sabi dito, take up the fish that first cometh up. Ano yung sabihin nun? Okay, punta tayo sa tithes. Diba ang sabi sa tithes? Ito yung 10%, at sabi dito, ito yung unang may bibigay. Kasi pag hindi mo binigay yan, hindi mo na bibigay yan. Mauubos yan, mauubos yan. Yan yun. Kaya, hindi pa tayo masyado nagutuwi dyan kasi hindi pa tayo. Pero actually, dadaanan natin yan. Ano yung sabihin yun? Obligado ba ang mga tao na magbigay sa church? Depende yun kung anong definition ng obligado. So, dapat talaga. Okay, yun ang tama. Bakit 10%? Parang nalaki ba yun o maliit? Proportion. Depende sa'yo. Mm-hmm. Hindi ka pa marunong niya, malaki yan sa'yo. Pag natuto ka na ng ano, pag lahat na lang, lumaki na sa church, diba? Automatic na yun. Okay? Mas mahirap pag lahat kailangan mo. Tapos, hindi naman pwede yun. Pag-asabot, yun po. So, sabihin, unahin mo yung gawain din. Okay? So, yun na yun. Actually, wala nang iba ang nakikita dyan. Yun na yun. Okay? At sabi dyan, give unto them for me and thee. So, ibig sabihin, yung pangailangan mo, tustusan mo rin. Hindi yan ano, takasan na natin lahat, no? Gobyerno, hindi ganun. Okay? So, nung bagong Kristiyano ko, yun yung mga, sa akin nga, hindi siya, kasi may iba kong preacher na iba-iba yung interpretation dito. Okay naman. Kahit anong mangyari, dapat. Sabi nung isang nabasa ko sa Facebook doon, kahit wala ka na sweldo, mag-tides ka pa rin. Ano nangyari yun? 10% nga eh. So, 10% na zero, ilan? Zero. Di zero din, di ba? Kaya hindi naman masyadong mahirap yan. Kasi kung mababa ka, di mababa rin ang giving mo. Pag mataas na, huwag ka panghinayang. Okay? So, isa yan sa mga nag-focus na tayo dyan this year. Kasi kailangan natin malaman yan. Nasa, dyan ang blessing minsan. Ipatunan mo yan ng maaga. Okay ka. Okay, bata? Wala kang alawas eh, no? Hindi na nakayalawas. Next, aga pa. Walang ipon. Dito sa Mateo 18. So, ang paborito ko dito, siyempre, nabanggit yung church. Dito yung... yung nagagawin mo kung may na-offend ka, paano siya uwi-win. Ano nga, punta tayo lang, mabot tayo. Okay, paibasa niyo po muna ito. Ready, go. At the same time came the disciples unto Jesus, saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them. Okay. So, again, ibang kwento na naman. No? It came a time na nag-usap-usap sila. Naisip nila, kasi ang tao, normal sa tao yung nagmamalaki. Alala ko, bata pa akong maliliit kami noon, ha? Kung gano'n, usapan, sino magaling, sino mabili, sino matalino, sino ano, di ba? Kaya kung sa'yo ang kasabihin, wala ka sa lolo ko. Payabangan. Normal yan, nasa tabaw, ganun din. Pag hindi ka naturuan, ganyan ang normal sa'yo. Eh sabi dito, naisip ko itong mga disipulo, Lord, sino nga ba kung ano? Kasi nanonuwala naman sila na may langit, impyerno. Kaya pag dumating na yung kingdom ng Panginoon, sino ba yung pinaka... Diba? Maalala yun si John tsaka si James. Kasi yun sa mga nagyabang dun eh. Talagang pati nanay nila, involved pa rin. Anyway, nagtanong sila. Ngayon, ang sabi ni Jesus, sumagot ba siya? Kasi hindi naman yung sinabi. Ay, sinabi niya pala dito sa 4. So, sabi naman natin sa 3, let it go. And said, verily I say to you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the
And whoso shall receive one such little child in my name receiveth me. Six. But whoso shall offend one of these little ones which believe in me, and were better for him that a millstone should be hung about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea. Hindi, no? So, ngayon, yun na nga. Ang Panginoon, magaling siyang teacher, eh. So, kung magaling-galing ka, lahat ng approach mo, example, illustration, may pinatutunguhan yan. Okay? Exacto. So, alam nila to, tinitingnan yung mga disipula, hindi ito, ang iyabang. Iniisip, ako nga, naglilingkod ako, eh. Tapos, nag-uusapan nila, kasi yung pinakamagaling sa kanila. Iniisip na nila yun, no? So kaya ang ginawa ng Panginoon, may illustration siya. So ang church nun ay, siyempre, sari-sari na. So meron silang isang bata. Sabi dyan, pinalapit niya, no? And set him in the midst of them. So dito sila nagmamalaki, oy bata, dito ka. So basically, ano sinabi niya, yun ba ang pinaka-greatest? Yung bata? Hindi pa, okay? Tingnan natin, ano sinabi. So tinuro niya yung bata, so nakikita niya ako sa papunta, no? Alam nila, magtuturo na ito. Ano naman? Bakit bata ang tinawag? Hindi si Pedro, hindi si Cucino, di ba? Tinawag niya, una niyang aral ay ganito. Ano yung sinasabi natin lagi, pinaka-importante, kaligtasan. Di ba? Kasi si Judas liligtas eh. Para siguro, binibigyan niya pa ng pagkakataon, ewan ko, ewan ba doon? Kasi na, ang tinapik niya muna, kaligtasan muna. Uy, baka nga ikaw, di ka paligtas eh. Parang ganun eh. Except be converted and become as little children. Kasi ang kaligtasan ay pananampalataya lang. Walang kayabangan. So, ang kinukumpara niya dito sa meron ng bata, na dapat magkaroon tayo, mga adult, ay pagiging humble at yung pagtitiwala, especially pag nagtiwala ang bata, ganun na lang yan, di ba? So, yun, pag natuto yan, ako, kakalgahin pala ako, sasaluhin ako ni tatay. Una, takot yan eh, kasi nakutog na eh. Pero pag ano si tatay, ganyan, tatalon yan, di ba? So, tingnan natin. Okay. So, ganyan ang pagtitiwala ng bata. At lahat tayo, hindi tayo maliligtas kung hindi tama ang pananampalataya natin. Okay? Tandaan nyo yan. Dapat tama. Okay? Ngayon, nag-segue na siya dito. Kaya sabi niya, whosoever therefore shall humble himself as a little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven. So, ibig sabihin nga nito, kung hindi ka talaga ligtas, wala ka. Baka iniisip mo ka, mag-roll ka na kasama ng Panginoon, hindi ka nga ligtas. Okay, ngayon, kung ligtas ka na, kinukumpara ka na sa isang bata na, at least yung basic narating mo, naligtas ka. Okay? Pero dito, nag-shift na naman siya dito, whoso shall receive one such little child in my name received me. Ang sabihin nun, yung lagi na sinasabi sa John 1.12, no, tinatanggap natin ang Panginoon. Okay? So ano ba yung meron sa bata na kailangan natin tanggapin? Siyempre, kahinaan. Okay? So hindi ka bibilib sa kahinaan ng bata, ibig sabihin nun, kailangan mong tanggapin. Dahil sa Bible, he that is weak, receive. Weak in the faith, receive. Kailangan mong tanggapin. Hindi magaling, ah, oh, magaling to. Mahina. Hindi nga. Ibig sabihin lang, tanggapin mo yung mahina siya. Pero, ano sinasabi mo sa sarili mo? Ibig sabihin no, na naintindihan mo yung kahinaan ng ibang tao. So therefore, kung ikaw ay tinulungan ka ng Panginoon, no? Ikaw din dapat ay tanggapin mo yung mga mahina. Okay, sa isa pa, isa sa mga meron sa kabataan yung sincerity nila. Okay? Lalo yung mga ito, inosente pa. Yun yung sincerity na. So, ang pagtanggap sa Panginoon is out of sincerity. Okay? Medyo dahil mo sinisiglo, di ba? Ngayon, ito yung kabaligtaran mo. Ganun lagi nagtuturo ang Panginoon, di ba? Sa Proverbs natin, ganun. Baligtaran lagi. Ibig sabihin, parang maintindihan mo na kung ano yung tama, ito yung mali. Okay? So, ngayon na, pupunta siya sa maling-mali. Okay, papakita niya kung gano'ng ka-pure yung bata. So, kung nari, mayroon ako sinapak na krali. Ano? Bungulo ko dyan, mama. Okay. So, masama yun. Pero pag sinapak ko bata, kahit even yung mga unbeliever, ako, iba tingin sa'yo. So, evil kong tao mo ito kung sasapakin yung bata, di ba?
So walang kalaban-laban yan at kahit pamakulit yan, hindi mo dapat yan sulbihin, okay? And sabi dito, mayroong whosoever shall offend one of the little one which believe in me, okay? It were better for him that a millstone were hung about his neck. So alam niyo ba yung millstone? So ngayon, di nauso yan kasi ngayon, ang galing na ng mga ano eh. Ngayon tayong blender dyan pag pinano mo. Duhog na agad yung gusto mong duhogin. Sila, dati dinudurog nila kasi mga beto. Matitigas yun, kaya mabigat yung millstone. So ginigiling yun, pinapaigot nila ng mga pool, mga powder. Ang millstone di ganun, ano yun? Iba pa yun, yung millstone, matabi yan kasi yun. So iniikot yan hanggang mag-grind yung mga dapat mag-grind. So mabigat yun. Okay. So sabi dito, mas mabuti pa na itong taong to pag in-offend ang gusto lang i-offend yung mga bata pa na believer. Okay? Mabuti pa to, patayin eh. Hindi basta patayin. Paano? Lunurin? Hindi lang basta lunurin. Okay? Yung millstone nga, itatali sa leeg para talaga siguradong patay. Nakikita niyo ba yun? Masama naman ang parang hindi siya masama. Sinasabi dito yung talagang judgment niya against sa mga wicked people. Kaya pa nagbabasa ka ng Bible, nakikindihan mo din. Pero sabihin nito, bakit yung, pag in-offend yung matanda, okay lang. Hindi naman okay, hindi mo sinabing okay. Kasi sinasabi dito, kumpara. Okay, kumpara, pag in-offend mo yung mga bata, ang laking kasalanan niya sa harapan ng Diyos. Okay? Kaya huwag na huwag. Iba naman yung pinapalo, ha? Iba yung pinapalo dahil para disiplina. Okay? Okay, silent natin, ha? Yung ano natin. Kasi sinasilent ngayon lagi. Okay. So, nakita nyo ba yun? Bakit ito? Makabite naman tayo dito, eh. Pero, hindi rin. Hindi natin alam. Baka mag-offend tayo ng bata. So, pwede natin ganun sa mga Kristiyano, batang Kristiyano. So, mga batang Kristiyano, huwag mo titisurin. Sabihin nun, huwag kang gagawa. Sabihin mo, kunwari, umiinom ka. So, masama ba yung tisurin mo ibang tao na umiinom sila? Umiinom ka tapos papakita mo pa umiinom ka? Masama yun, di ba? Pero lalo naman yung mga bata. Okay? Kaya tayo dito, pag huwag mo nang pakitain sa mga bata, di ba? Alam nyo? Huwag mo na ikwento sa mga bata, yung mga iba, gano'n naman. So may mga misa na nangyayari sa church, ang kasalanan, normal yan eh. Masama yun, pero hindi dapat, pero reality is yan, pag nagkaroon tayong mga bagong member, may mga daladala kung ano man yan. Kasalanan, mga gawi, may ba dyan, nagmumura, okay? So huwag mo nang ipollute yung mga utak ng mga bata. Okay, tandaan natin yun. Okay? Kasi sabi ko madalas, no? Mag-ingat tayo sa mga, hindi lang bata, sa mga bagong mananampalataya. Ingatan natin sila. Consider natin na mas madali sila, katulad ng mga bata, madaling matisod, ganun din yung mga bata, Kristiyano. Okay, huwag mo nang ituro. Minsan alam nyo si ganyan, ganyan yan. Ang dali nilang ma-open dyan. So yung mga hindi dapat pag-usapan, kung may gusto kayong malaman, sa pastor nyo itanong, para alam nyo agad eh, sorry, kung paano kayo din yung susuluhin mo yung ibang kapatid, no? Galit na galit ng pastor dyan, kung gano'n. Ilang taong inalagaan, may mahina pa, matisod lang dahil sa akin gawin ng iba. Okay, madalas yan nangyayari, mutangan, ano. Siyempre, mag-asam na sa iyo, ayaw ka nang makita nun. Okay? So ano pa? Ito, gusto ko sabihin dito sa mga bading ulit. Kasi nga, kaya galit na galit tayo dyan, isa sa mga ano, walos wala ng konsensya yan. Biruin mo yung mga pare, di ba? Nakarinig natin. Mag-molest. So, yung bata, pag yan ay na-biktima, maisira ang buhay niya. Again, hindi ko sinabing walang pag-asa na, pero yung iba, marami, hindi nila mapaliwanag yan. Okay. Kaya, huwag natin silang open. At, protektahan natin sila. Okay? So, parte ng pag-protekta natin sa kala, dalhin mo sa church. Yung barkada nila, kilalanin mo. Okay? Yung pabayaan, tiwala ka, yung mahina ka. Okay?
So ano pa? Actually, yun yung pinaka-lesson doon. Ingatan natin yung mga bata. Ang Panginoon na mismo nagsabi niyan. Wala nang stronger illustration na akong maisip dyan na pag inopen mo yung bata daw, patayin kita dyan. No? Tapos lunurin pa kita. Mayroon sa lunurin, kung ganyan ka na lang, bilit ng kalanlig, patay ka na, okay na eh. Kung pag nalulunod ka, di ba? Ha? Galit talaga siya sa mga ganyan. So ganun din naman tayo, huwag mong gagalitan ng Diyos. Na-offend mo yun. Kaya ito, sinasabi lang, yung mga anak, ay mga kapatid mo, mabata pa yan, ina-explain mo sa'yo. Diba? Dati ikaw yung pinagbibigyan. Si Peter, dati ikaw pinagbibigyan ng kuya mo. Ngayon, pagbigyan mo yung mas bata sa'yo, diba? Huwag mong gulpin yung kapatid mong maliit. Diba? Dahil, kasi ang kulit kasi, pagbigyan mo. Okay? So, ganun din tayo mga bata Kristiyan, ang pagbigyan natin. Huwag yung, si ganyan, ganyan, huwag na nga dito yan. Ibigyan mo. Minsan, tayo pa yung nagkakaano. Yung expectations sa atin, malakas tayo. Pinagbibigyan natin yung mga. Okay? So ano pa yung mga actually, lahat ng kasalanan, basically. Nakakatisod dyan. So hanggat maaari, hindi mo matigil, at least itago mo. Okay? Pero siyempre, huwag na left, huwag na rin. Kasi, okay, sadya muna tayo. May question ba kayo? Sige, ako magsalita. May sabi ko siya, huwag kang mag-asalita ang bigla-bigla. Okay? Unless tinatanong kayo. Question. So yan, gusto kong sabihin sa church, na madalas nagkakatisuran, minsan napakababaw, madalas nangyayari sa church, ganyan, parang nagkakataon sa mga disipulo, sino yung greatest? Ganyan eh. Napakadalas niyan. Normal yun sa tao, kapag hindi mo alam kung paano pipigilin yung kayabangan mo. Nakakatisod ka. Ano ba? Ayan, pray natin yung mga nakakatin dito. Isan, text-text nyo, message nyo. Encouraging. Okay? Ayan, may group chat tayo, baka naman may nag-aaway pa dyan. May magpapay yung mga pader. Yung mga to, wala pa pong message dun. Okay? Nagumahaba yung pag-usapan natin. So, nakakaingatan na ng Panginoon ng mga bata. Ano pa? Ayan, hindi isip bata. Iba yung isip bata. Sige, let's pray. Lord, salamat sa tapos namin ng pag-aaral. Napakalagay, Lord, na makita namin ang sarili namin na parang yung mother ng faith ng bata pa ngayon na ma-adopt namin. Humility, sincerity, at kapagpitiwala sa inyo. Again, at kapagpitiwala, hindi puro ng purity pa ngayon. Sa mga mong bago pa ngayon, at kami ganun din. At kami ibang hindi kaya sa mga mga ngayon, kami adults na kami magpapatapos sa kanila. Sa mga ibang bagay pa ngayon, patikan niya ang sarili namin, huwag naman maging disco sa mga kasalanan ng mga pag-tusid sa amin. At kung nakatisod kami, may gitisod din sa mga sarili namin na nakatala ng gusto mo. Nagpagala ng kami dito pa ngayon, nawa ay maganda ang nakalala sa mga sarili. Nagpagala na kami ang family events pa ngayon, so hindi ng Panginoon, Brother James, ayos ko, Lord, mga pagkano mga bata, yung ano, mga kailangan ng special panlangin nyo, mga kailangan ng fasting, pagkailangan, may pagkawala ako sa mga kailangan. Sige lang sa mga pulo, kaya kung ano na, prepare na ito. Lahat, Lord, Jesus, we pray. Amen. Okay,